Mi 10T Pro 5G。Welcome back dito sa ating YouTube channel. So for today's video, mag-unbox tayo ng bago nating cellphone, which is ito yung Xiaomi Mi 10T Pro 5G. So if you want to know more about this new cellphone from Xiaomi, then please keep on watching. Very soft yung kanyang sheet. Pagka in-apply mo na to sa face mo at in-apply mo dito sa area na gusto mong tanggalan ng makeup, makikita mo talaga guys na clear niya na at wala nang bakas ng makeup. As you can see, ayan, ito, feel ko na wala na yung makeup. Ito na yung natanggal ng towelette sa mukha ko. Sobrang ang dami yung nabuha. Yes! Andito na tayo ulit guys. Mag-unbox na tayo ng ating bagong Xiaomi Mi 10T Pro 5G! Tcharanan! Ito na guys! Ito na yung ating bagong Xiaomi na Mi 10T Pro 5G! Tcharanan! Gusto ko lang talagang i-share sa inyo itong mga nabili natin tsaka yung kanilang mga bonggang previews. Ayan, quick review lang and ipapakita ko sa inyo yung mga previews na natanggap ko and sobrang natuwa kasi ako kaya excited din ako na i-share sa inyo yung aming experience sa paggamit ng ating Xiaomi. Tabuksan ko na yung cellphone, meron pang pangalan talaga namin kasi ito guys is pre-order. So, kailangan mo munang magbayad bago mo maklaim itong item na to. So, nagpa-reserve kami doon sa kanilang respective representative dito sa May Trinoma. And isa ito sa sobrang excited ako na i-share sa inyo yung kanilang mga previews. Grabe, alam niyo ba, sobrang sulit ng pagbili namin dito sa bagong Xiaomi namin na Mi 10T Pro 5G. Dahil nga, ang dami niyang previews. And ang presyo guys, sobrang mamamangha kayo dahil swak na swak sa budget nyo. So, for today's video mga beb, para naman medyo may twist itong pagre-review natin na to. Medyo i-compare ko siya dito sa ginagamit kong iPhone 8 Plus. Medyo matagal na tong 8 Plus to ng iPhone. Pero syempre, ito yung current na ginagamit ko. Kaya naman, gusto kong i-compare dito sa bagong ginagamit namin na Xiaomi. For the pricing guys, talagang ang laki ng difference nila. Kahit ibalibaliktad natin guys, sa specs, walang tatalo talaga dito sa bagong Xiaomi nito compare dito sa 8 Plus, sa iPhone 8 Plus. So, sa presyo, sobrang grabe. Ang laki ng diferensya niya. And aside from that, ang dami niyang previews. Nabili pala namin ito guys last October 28, 2020 and today is November 20. So almost 1 month na itong cellphone na to guys dito sa amin. And so far, so good. Wala kami nakikita ang problema, ang ganda niya, pati camera, sobrang swak na swak. And apat yung camera niya, nakakatuwa kasi ang dami niyang cam. Mag-o 1 month na nga namin siyang gamit. And para sa amin, okay na okay yung kanyang performance. And yung amount ng Mi 10T Pro 5G with 8 RAM plus 256GB, 24,990 lang siya. Plus, meron pa silang kasamang previous true wireless earphone 2S na worth 3,495. Plus, meron din silang gift set na premium speaker. Take note guys, yung iPhone na binili ko last year is nasa 56,000. Ganun siya kalaki. But before tayo mag-proceed sa feature ng cellphone is punta muna tayo dito sa mga previews na nakuha namin. Ito yung medyo na-excite ako guys. Yung innovation for everyone, gift only. Ito yung walang price. Sobrang nakakatuwa. Box pa lang, di ba?
Diba? Box pa lang. Sulit na sulit niya na talaga. So, ayan. Ito yung ating first drawer. Ang ganda niya, diba? Parang pwede siyang lagayan ng mga something, ganyan. Ito yung first na laman niya. Actually, yung laman nung pinaka-first layer is tatlo. Ayan, meron siyang parang mini pouch para sa mga cables, ganyan. Charger, pwede rin. And then, meron din siyang kasamang, wait lang. Meron din siyang kasamang card holder. OMG, ayan. Ang ganda ng card holder. Yung finish niya, medyo velvet. Magnetic na rin siya. Once na i-close and open nyo, ayan, may mafe-feel kayo na magnetic. Meron din dito nakalagay na Xiaomi. Ayan. And then, the next one, meron silang nakalagay na pa-keychain. Ayan, ganyan lang siya, guys. Ayan, ganyan lang siya. Ang cute, diba? Medyo mabigat siya. And then, the last one, yas! Ito yung small pouch na pwede mong lagyan ng mga cables, ganyan. Ayan, ayan. Tapos, meron siyang zipper. There, ayan. Ang cute, diba? And then, sa ating second drawer, ayan, lalabas ko na siya. Cellphone, guys, na check ko na and na-open ko na. Kasi, syempre, doon pa lang sa shop, dinouble check na namin yung mga, ano niya, mga inclusions. Dito naman sa pangalawang drawer, ito yung excited din ako, guys. Kasi, alam niyo na, mahilig ako sa mga speakers. Oh, di ba? Ayan. Nilabas ko na. Meron din siyang, ano ba tawag dito? OTG ba ang tawag dito? OTG na pwede mo siyang i-connect sa iyong USB and then connect mo sa iyong cellphone. Yung kanyang connector, guys, Type-C na siya. Ayan, ganyan siya. Ang cute niya, para siyang bracelet type. So, kung meron kang mga files from laptop, from USB, ayan, pwede mo siyang i-connect doon and then ma-view mo na siya through your cellphone. Niclip lang siyang ganito. Next one, na previous nila, ayan, meron sila dito parang rubber case. Pero wala siyang ano, lock. So, ayan. Actually, hindi ko pa natetest kung kasha dito yung headset. Hindi ko alam kung fit siya dito, pero itatry natin. Ganito lang siya, rubber case. And then, meron ding pangalan ng Xiaomi dito sa harapan na merong innovation for everyone. And then, ito yung pinaka gusto ko, guys. Actually, na-test ko na rin siya kung gaano kaganda yung kanyang sound. Yung kanyang clarity ng sound. Ang ganda, guys. Alam nyo ba? Sobrang na-happy ako kasi, alam mo yon, super handy. Tapos, nung tinetry namin dun sa loob ng sasakyan, natutuwa kami kasi ang ganda ng sounds niya. Tapos, alam mo yung bass? Sobrang anlinaw nung bass niya. Siguro dahil bago pa kaya ganun. Ang downside lang na nakita ko dito sa speaker nila is walang memory slot. And then dito yung kanyang charging. Tapos, yan nandito sa ilalim. Merong fast forward, on and off. So, yun lang yung downside dito, guys. Kasi wala siyang card slot. Tsaka, pwede mo rin siyang isabit, oh. Nice, diba? So, this time, yung titignan naman natin is yung kanilang Metro Wireless Earphones 2S. Ayan. Ito, guys, is nasa almost 4,000 daw. So, pwedeng-pwede na, diba? Ito yung pangalan namin na nagpalista kami. May code talaga siya dyan, di makita sa camera. So, buksan natin siya, guys. Ito na yung ating earphones. Ayan. Actually, wala namang ibang kasama yung earphones. Aside sa manual at saka yung kanyang cable na pang-charge. Ganito yung pinaka-itsura niya. Ayan. There.
I'm not sure kung meron na siyang charge. Hi guys, para dito nga siya talaga. Ayan o. Para dito talaga siya. Pero we can use this, yung kanilang mini pouch. Ayan, pwede natin ilagay dito. Para mas safe. Lagay natin tong case. And then, lagay din natin itong pinaka-OTG. Ayan, pwede na ilagay dyan. Ay, ganda. Kompleto na siya. And then, yung cable, lagay din natin dito. Ano pa? What else? Nice. So, para makompleto, lagay din natin yung keychain. Ayan, testing lang kung maganda. So, parang maganda naman siya. Dito ko ba siya ilalagay? O, dito. Pero parang mas okay dito. Parang mas okay siya dito. So, ito na lahat, guys. Yung previous nakasama sa nabili nating Mi 10T Pro 5G. So, this time, cellphone naman yung ipapakita ko sa inyo. Ito yung kanyang box. Ayan. So, syempre, na-open na namin siya. And, ang ganda ng kanyang packaging. Sa packaging pa lang, parang, alam mo nang heavy duty and yung quality. And, dito sa harapan, makikita nyo guys, merong 108 megapixel na ultra clear camera. Bini-build up na talaga niya yung kanyang camera na ganoon kataas yung kanyang camera. In this side, nakalagay yung pinaka-model na Mi 10T Pro. And may nakasulat na E with easy access to the Google apps you use most. So, umpisahan na natin ang pagre-review dito sa bagong Xiaomi Mi 10T Pro 5G. In-announce ito last September 30, 2020. And luckily, nakapagpa-reserve din kami itong last October 2020. So, makikita nyo medyo slim type itong Mi 10T Pro 5G. Para sa akin, nagustuhan ko siya kasi slim type siya tsaka hindi siya mahirap hawakan. Itong bagong model ng Xiaomi na Mi 10T Pro 5G, meron siyang weight na 218 grams. Yung body build naman niya, glass front and glass back is gawa sa Gorilla Glass 5 aluminum frame. At meron din siyang dual SIM, nano SIM, dual standby, perfect kapag dalawa ang SIM card na ginagamit mo. Sa bilis naman ng pag-scroll mo sa screen, meron naman siyang Snapdragon na sobrang bilis na nasa 865. And yes. Dahil sa internal memory ng bagong Xiaomi Mi 10T Pro 5G, talagang mapapayes ka. Dahil meron siyang available na 128GB, 8GB RAM, and up to 256GB, 8GB RAM. Para sa akin, dahil super affordable and budget-friendly nitong bagong Xiaomi Mi 10T Pro 5G, is perfect na ito para sa mga vlogger na phone user compared sa current phone na ginagamit ko. Pagdating naman sa kanyang main camera, meron siyang triple lenses na mapapawaw ka naman talaga na medyo wide at nasa 108 megapixel. Meron din siyang ultra wide na 13 megapixel at meron din siyang macro na 5 megapixel naman. At ito ang mga photos na kuha ko from Xiaomi Mi 10T Pro 5G. Ang pinakamaganda sa captured ng kanilang video, up to 8K. Dahil yung mga unang na-release nila is nasa 1080p lamang. Para naman sa kanyang selfie camera,
meron na siyang 20 megapixel at yung wide naman niya is nasa 27mm. At pwede mo na rin siyang ma-save hanggang 1080p. Kagaya ng sinabi ko, perfect ito para sa mga new influencer or mga new vloggers. Selfie muna! Para sa kanyang security feature, gagamit ka ng fingerprint sensor na nakalagay dito sa may right side. And with 5,000 mAh. Para sa colors, meron kang tatlong pagpipilian. There's more, meron ka pang kasamang free jelly case. So that's all for today guys, and I hope nag-enjoy kayo sa ating unboxing and quick review para dito sa ating bagong Xiaomi Mi 10T Pro 5G. At kung nakatulong ako sa pag-review ng ating bagong cellphone, please give me a like. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, is i-click mo na yung subscribe button pati na rin yung notification bell sa gilid ni subscribe button para every time na meron tayong mga new upload videos na kagaya nito is lagi kang updated. At kung gusto mo naman din akong i-follow sa aking mga other social media accounts like Facebook, Instagram, and Twitter, type mo lang ang Len Uruga para lagi tayong connected. So, see you guys on my next one. Bye!